it's me again, Agatha, and welcome to my channel. So for today's vlog, guys, papunta ako ngayon sa dentist ko kasi nagpa-appointment ako ngayon. And buti na lang meron slot kasi biglaan lang to. So nandito ako ngayon, paakyat na ako. Buti na lang maaabutan ko pa ata kasi 10 ako schedule, 10 a.m. So hinga lang. So yun na, guys, update ko kayo mamaya. Bye! So guys, akala ko malilate ako. Yun pala, sakto lang yung dating ko. So, mag-aantay lang muna ako ng turn ka dito. So guys, pipili muna ako ng color kung anong gusto kong ilagay or ipalit ngayon sa akin. Later. Ginagawa mo. So yun na ano, guys, some update. Kaka-uwi ko lang and nagpalit lang ako ng damit and all. And pasensya na, guys, no, kung maririnig nyo medyo maingay kasi umuulan na. And yun na nga, tutuloy ko na yung kwento ko. So hindi na ako nakapag-vlog or film doon sa loob ng clinic since medyo strict kasi sila na bawal mag-film. So, ayun, nagpa-picture na lang ako kay Doc Jess. Ayan, thank you po. Ayun nga, guys. So, just wanna share with you na ilang months din akong hindi nakapagpa-adjust dahil sa lockdown. Nag-ECQ, or actually before ECQ, February yung last adjustment ko. So, February, March, April, May, June, July. 5 months ako hindi nakapagpa-adjust. And ang effect niya sa akin is hindi nagpantay yung teeth ko. And then, bukod pa doon, ang daming natanggal na bracket. So, isa dito, tsaka isa dito. Ayan. So, ang pangit lang. So, ayun, buti na nakapagpa-adjust na rin ako at last. So, actually kasi, dapat talaga yung appointment ko is very, ano lang, kasi nung nagsabi ako Thursday, magpapa-appointment ako ng Friday, sabi nila wala na daw slot. Pero, luckily, nung kinulit ko lang yung receptionist doon, sabi ko baka magkaroon ng ano ng slot, may mag-cancel, update ako, ganyan. So, yun na nga, after mga ilang minutes, sobrang saya kasi may nag-cancel daw. So, thank you po dun sa nag-cancel dahil po sa inyo.
nagkaroon ako ng opportunity na makapagpa-adjust na since kailangan na din, antagal na rin. And masakit na din. Ayun na yun. And kung mapapansin nyo kasi guys, yung face ko dito, mas parang maga siya. More on, parang maga. I don't know. Kasi para yung wisdom teeth ko dito, para siyang yung nakaganyan siya, hindi pa ganyan yung tubo niya. So, parang nagsisiksikan yung, parang nagtutulakan yung wisdom, tsaka yung ngipin ko, tsaka yung brace. I don't know. Basta, ayun, masakit siya. Kaya, as you can see, di pantay yung face ko. And masakit na rin siya. So, anytime soon, kailangan na siyang bunutin. So, for now, kailangan natin mag-iskanda. Ayan, para sa ating ikagaganda ng ngipin. Ayan. So, as you can see rin, guys, yung ito, akala ko dati is, nung bata ako, akala ko bubblegum yan. So, ayun pala, elastic siya. Pero, correct me if I'm wrong, para yung teeth ko medyo bumaba or something, I don't know. Basta, nakita ko na sa salamin, meron palang ganyan na nilagay. What the fuck? And hindi ko rin alam, baka para, I know, mag-align yung teeth ko. So, ayun lang, medyo masakit siya sa una. Mag-range siya ng 7, from 1 to 10, 7 yung level of pain niya. Ganun siya kasakit sa una. So, actually, kanina kumain pa nga ako eh. Tinrit ako ng friend ko. Yan, si Hershey. Hello. Ayan, so, tinrit niya ako. Nag-shakies kami kanina. So, kumain pa kami ng chicken and all. Pizza. So, ang sakit. Ah, hindi ko pa pala masyado naramdaman yung sakit. Pero, ngayon ko naramdaman yung sakit. Ayan, so, dapat pala kasi, guys, I suggest na pagbagong adjust ka or kalalagay lang ng brace mo, dapat mag yung mga kakainin mo lang is yung mga medyo malalambot, kaya mong manguya. Actually, ako nung dati, yung kinain ko, parang 1 week akong naglugaw. Ayan. So, akala ko nga papayat ako dun. Kaso nga lang, hindi guys. After 1 week, nakakain na rin ako ng mga medyo matitigas na pagkain na. So, dapat talaga malalambot muna yung kinakain, like soup or lugaw. Ayan. So, ako kanina nag matigas na ako kaagad. Yun, sumakit siya ngayon. I don't know. Ngayon kasi parang humigpit siya talaga. So, parang syempre na-adjust. So, talagang nahigpit na siya. And medyo masakit na rin. At ayun na nga. Pero kaya naman, tolerable naman yung sakit niya. And ayun lang guys, that's all for today's vlog. And sa gustong mag, sa mga nagtatanong, dito po ako nagpa-brace. Dito, ilalagay ko yung kanilang name ng clinic. It's Ocumen Dental Clinic. And if you have any questions, yan, just contact them. And thank you so much guys for watching. And thank you rin sa mga nag-assist sa akin doon. Doc Jess and sa mga staff, ang babait nila doon. Ayan, so, and guys, road to 1,000 na tayo. Yay! Thank you so much. And sa mga magsusubscribe pa and sa lahat na nag-watch ng videos ko, thank you so much for supporting me. And this is it for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo. And you know, I just wanna share my and document also the my brace journey. And ayun na nga. So actually, yun pala, nakalimutan ko sabihin. Yung as you can see kanina sa vlog, sa video, color blue yung color niya, but ngayon ang pinili ko is silver. Yan, so narinig niyo yun, guys, kumukulog na. So this is it na sa aking vlog for today. So, yun lang. Sharings lang. Onting sharings, you know. So, yun na nga, guys. Thank you so much for watching, for my vlogs, and for continuing supporting me. Thank you so much from the bottom of my heart.
And if you have any video suggestions, hauls, tutorials, or anything that you wanted me to do on this vlog, on my channel, please comment down below. And thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye!